Assalamualaikum, buenas dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako po ang inyong guest anchor, Riza Amil Lakibul, maghahatid sa inyo ng happy Isabelang balita para sa araw na ito. At narito na ang mga nakalap na happy Isabelang balita noong nakaraang linggo. Gadgets para sa mga digital women professionals ipinamahagi. Mga bagong halal na opisyal ng IP Women's Association na nanumpa na. Supplemental feeding program ng City Nutrition Office inilunsad. First quarter allowance ng mga CVO ng lungsod natanggap na. Schedule ng mga aktibidad ngayong Semana Santa ibinahagi sa publiko. At isang panibagong kaso ng COVID-19 sa lungsod, kinumpirma. Pinangunahan ni Isabela City Mayor Sitijalia Turabin Hataman ang pamamahagi ng mga tablet PCs at portable Wi-Fi units sa 20 kababaihang nagsanay sa ilalim ng Elevate AIDA o Artificial Intelligence Data Annotation Program noong Biyernes, Abril 8. Ang mga benepisyaryo ng naturang gadgets ay pinili mismo ng Connected Women base sa kanilang trainings at OJT rankings. Ang naturang programa ay bahagi ng Gender and Development Program ng lungsod na may layuning matugunan ang kawalan ng trabaho ng mga kababaihan sa lungsod ng Isabela. Kabilang sa mga dumalo sa turnover ceremony, sina PESO Manager Aradel Riabeleng at City Information Officer na kasalukuyan ring God Focal Mendrian Lim. So yun, no? At we're really hoping na magamit talaga ninyo yung skills na naibigay ng Connected Women. So please, with these gadgets, hopefully, ma-employ kayo Connected Women or if they will refer you to other companies. Samantala, nanumpa na ang mga bagong halal na opisyales ng Indigenous People Women's Association ng Lungsod ng Isabela noong Biyernes, Abril 8 sa pangunguna ni Commissioner Attorney Pinky Grace P. Pareha. Naihalal bilang pangulo ng naturang asosasyon si Juria Atong. Ang Isabela City IP Women's Association ay bagong tatag na organisasyon at kauna-unahan din sa Region 9. Ito ay nabuo lamang noong nakaraang Marso 15 ngayong taon sa pakikipagtulungan ng Philippine Information Agency Basilan at ng National Commission on Indigenous People Basilan. Sa ibang balita naman, inilunsad na ng City Nutrition Office katulong ang pamahalaang lungsod ng Isabela ang kanilang supplemental feeding program noong Abril 8 sa Barangay San Rafael. Ang naturang feeding program ay dinaluhan ng mahigit 100 kabataan kabilang na ang mga enrolled undernourished children mula sa naturang barangay. Personal na dinaluhan ni Mayor Sitijalia Turabin Hataman ang paglungsad ng programa na tatagal ng 6 na buwan sa ilalim ng Tutok Kainan Program ng City Nutrition Office. Naroon din sa naturang programa si Kapsatra Sali, ang punong barangay ng San Rafael, kanyang mga kagawad at barangay nutrition scholars. Para naman sa good news, happy Isabela, na ipamahagi na sa mga miyembro ng Civilian Volunteer Organization o CVO ng lungsod ng Isabela ang kanilang first quarter allowance. Kaugnay nito ay nakatanggap ng halagang 3,000 piso ang bawat isa sa 682 miyembro ng CVO mula sa 45 mga barangay sa naturang lungsod. Para sa ating public advisory, ibinahagi na sa publiko ang schedule of activities ngayong Semana Santa na nagsimula noong Palm Sunday, 10 Abril at tatagal hanggang Easter Sunday, Abril 17. Para sa ating mga kapatid na Kristiyano, ang Holy Week schedule of activities ay makikita sa mga Facebook pages ng City Government of Isabela at ng City Information Office.
Kaugnay nito, deklarado namang holiday ang 14 at 15 ng Abril bilang Holy Thursday at Good Friday ngayong linggo. Samantala, para sa ating COVID-19 update, makaraan ang halos isang buwan sa ilalim ng zero case, kinumpirma ng City Disaster Risk Reduction Office at ng City Health Office ang isang panibagong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Isabela hanggang ngayong araw, Abril 11. Alinsunod dito ay pinapayuhan pa rin ang publiko na mag-ingat at patuloy na sumunod sa mga minimum health protocols upang maiwasang mahawa ng COVID-19. At yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang mga Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.